Yon mga bay. Maayong adlaw kaninyong tanan na pod. Naana po diri si Mahal ko Yuenyo TV para magbigay na naman ng konting reaction doon sa kinagsasabi na naman itong si Boy Kupal. Itong si Boy Kupal kasi naglabas na naman ng video. Kagaya nga ng sinabi ko, hanggat hindi natin napatutunayan na totoo yung pagsusori ng Kupal na to sa lahat ng mga taga-Bisaya. Nandiyan, nakasunod si Mahal ko Eugenio TV para bigyan ng reaksyon yung kanyang mga pinagsasabi o nakakupalan sa kanyang mga vlogs. Panoorin natin guys kung ano yung pinagsasabi nitong Kupal na to dahil nanalo si King Brusco. Let's watch this. Sumunod kayo, Kuya Russell, naiganti ka na ni Kuya Jonah, pati ni Kuya King Boy. So, sana soon, magkaroon din ako ng boxing match. Sana soon, kahit sino, any YouTuber man, kahit si Kiko Matos pa yan, okay? Kahit si Kiko Matos pa yan, boy. So, any YouTuber daw, kahit sino pang YouTuber yan, papalagan niya. Nag-comment ako sa kanyang vlog na ako na lang, wag na si Kiko Matos. Walang usaping pera kasi hindi naman ako sanay sa pera. Nag-comment ako doon na sana pansinin niya yung hamon ko din. Na total, sabi niya dadayo siya, pwede siyang dumayo para patunayan yung kanyang pagkalalaki. Daladala niya yung kanyang bayag, ako din naman, natatakot din naman. Pero pagka pinalagan niya yung hamon ko, siguro naman papalag din ako. Kaya naman, ito kakupalan na naman to. Sabi pa nga niya, yung mga pinakamatitinik daw na bashers niya ang bibigyan niya ng t-shirt. Hindi ko kailangan yung t-shirt mo, boy. Hindi ko kailangan. Sanay kaming walang damit. Kung basher man kita, gusto ko ang mananalo dito, yung pinakamalupit mang bash. Ito yung sinasabi ko, yung pinakamalupit daw mag-bash. Ano yung comment ko sa kanya? Hinahamon ko na nga sa kanya. Hinahamon ko na nga siya. Pero, kakupalan talaga. Huwag kami. Boy Kupal. Yung mga pinagsasabi mo, kakupalan lang talaga. Kung bakit ba ang masaya ang stress niya ngayon? Siyempre, napakagaling ko talaga maganda guys. Advanced thinking. O, di nyo alam yung bagong words yung boy. Advanced thinking, galing ikaw stress. O, sige na. Magaling ka na sa advanced thinking. Kaya pala naisip mo na nung binayaran ka para sirain kaming mga Bisaya o paglaruan yung mga Bisaya, naisip mo kaagad yung pwedeng mangyari sa'yo. Dahil sa sinasabi mong advanced thinking. May advanced thinking ka pang nalalaman, edi sana hindi ka nag-public apology ngayon. Kung naisip mo yung pwedeng mangyari sa iyo ngayon. Anong nangyayari ngayon sa karir mo? Di ba iniwan ka ng mga superior mo? Yung bootcamp nyo, yung mga kasama mo sa bootcamp, iniwan ka lang sa ere. Dahil na-advanced thinking mo, na-advanced thinking mo, naiiwan ka. Kaya sunod-sunuran ka. Para kang tuta. Sunod-sunuran sa mga superior mo. Sabi mo pa nga, binayaran ka. Ginawa mo yun para lang sa pera. O di sana naisip mo na ang dami ng death threat na mangyayari sa'yo kapag ginawa mo yun. Hindi mo naisip, ginawa mo pa rin. Kupal ka talaga. Kung ano yung pinagsasabi mo, alam ko hindi totoo yung pagsusori mo. Gusto mo lang din ilaglag yung mga superior mo, kaya gumawa ka ng video na pinag-utusan ka lang. Hindi mo naman masabi kung sino yung mga nag-utos sa iyo. Hindi mo naman sinabi ng direkta doon sa video mo kung sino talaga yung nag-utos sa iyo. Hindi mo mga mabanggit yung pangalang 150 Hindi mo nga mabanggit yung bugoy na yon. Paano yan? Paano kami maniniwala sa kakupalan mo?
Alam ko, yung public apology mo na yon, scripted lang na naman. Kagaya nga ng sabi mo, lahat ng content mo, scripted. Diba, Boy Kupal? Mayo pa yung maglulo na lang ka dong, 3 times a day. Ganaan pa, may mapaminaw. Yung na, rin sa imong video, na naglulo ka o 3 times a day, matatawa pa kami sa'yo. Napo, dong, huwag kami. Nakaplastikan mo na yan. Pagkatapos mong ipakita yung tunay mong ugali, nagbabait-baitan ka, maglulo na lang niya ka dong. Alam mo yung word na iba? Kapag na-word na rin mo yung word na iba, Boy, mati, kabahan ka na. Kabahan na kayo. Diba? Ayan. Alam mo ba yung word na iba? Sa'yo ko itatanong ngayon yan. Oo, kami, pagka nakakaring kami ng iba, kinakabahan talaga kami. Kasi nga, mga duwag din talaga kami. Hindi kami mayayabang kagaya mo eh. Pero, pagka narinig mo yung iba, Boy Kupal, kabahan ka na. Kasi iba magalit ang mga taga-Bisaya. Kita mo nga, ang dami mong death threat, Kupal ka. Hindi ka nga makalabas ng bahay mo, Kupal ka. Iba. Alam mo na yung word sa iba? Iba magalit ang Bisaya. Kahit nag-public apology ka, hindi pa rin kami naniniwala sa mga pinagsasabi mo kasi nga scripted. Kung talagang gusto mong maniwala kami na mabait ka na o nagbabait-baitan ka pa lang, ilaglag mo kung sino yung nag-utos sa iyo para hamakin kaming mga taga-Bisaya. Sabi mo, kumanta ka. Ikanta mo kung sino yung nag-utos sa iyong superior mo para laitin kaming mga Bisaya. Alam mo na yung words na iba. Uulitin ko. Iba magalit ang mga taga-Bisaya. Bakit? Napatunayan mo naman na siguro. Hindi ka na makalabas ng bahay mo. Hindi ka na makalabas mag-isa. Nangatog nga yung tuhod mo, nangurog imong mga lubot, nangurog imong kiguldong dahil sa mga death threat na nakakarating sa'yo. Pagkatapos kang magyabang-yabangan, magpapa-public apology ka, nang puro kaplastikan lang din. Boy Kupal o Boy Bonjing, alam namin na supot ka, ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Kung talagang ayaw mo nang mabash, o kung talagang ayaw mong mangyari yung kinatatakutan mong mangyari sa iyo, baguhin mo yung estilo ng vlog mo. Baguhin mo yung estilo ng pagkatao mo, Brad. Sabi mo sa video mo, puro content lang yung kayabangan mo. Paano? Ang dami mo pa rin natatapakang tao. Kahit puro kayabangan lang yan. Kami naman, madali kaming maniwala. Kapag sinabihan mo lang kami, mga kutis sibuyas kami. Kahit lagi kami sa Arawan, sa probinsya, mga kutis sibuyas kami, madali kaming masaktan. Kasi kami, mga Bisaya, seryosong-seryoso kami sa buhay. Ayaw namin ng pinaglalaroan lang. So, alam mo na yung word sa iba. Iba kami magalit. Iba kami mag-unite. Pag nag-unite ang mga taga-Bisaya, kahit saan ka mapadpad dong, Boy Kupal, wala kang mapagtataguan. Hinahamon kita. Sagutin mo yung aking hamon sa'yo. Sabi mo, dadayo ka. Puntahan mo ako dito. Hindi ko kailangan yung t-shirt mo, Boy. Hindi ko kailangan yung t-shirt mo. Meron akong pambili niyan kahit hindi man galing sa kung sino, saan man sa social media. Kaya, bye. Boy Kupal, mag-comment ka dyan sa baba. Kung kailan mo gusto, dayuhin mo ko. Kagaya ng sabi mo, dadayo ka. Papatunayan mo lang yung pinag-aasabi mong kakupalan. Doon maniniwala ako sa'yo na talagang mayabang ka nga. Doon maniniwala ako sa'yo na hindi ka kupal kung dadayuhin mo ako dito. Nandito ako sa Santa Maria, Bulacan. Laban tayo. Kahit sa ang larangan, papalagang kita. So, natatakot ako kagaya ng sinabi ko. Nanenerbiyos ako. Pero kung ikaw yung dadayo sa akin, siguro naman, isasantabi ko yung nerbiyos ko para lang mapatunayan ko din na dala ko yung bayag ko. So, ano na? Inaantay ko yung sagot mo sa hamon ko. Puro ka hamon sa vlog mo eh. Ngayon, inahamon kita.
Baka sabihin mo, content lang na naman yung video mo na yan. Oo, content, alam na namin, puro content yung kayabangan mo. Pero kung gusto mong wag nang mabash, baguhin mo yung estilo mo, boy. Kaya mong kumita ng malaking pera, dahil mukha ka namang pera eh, sa pamamagitan ng magandang paraan, sa maayos na paraan. Ngayon, tinatanggap ko yung hamon mo, YouTuber din ako. Nga lang, hindi ganun kalaki yung channel ko, pero YouTuber ako. Sabi mo, kahit sinong YouTuber yan, tinatanggap ko yung hamon mo. Boxing tayo, dayo ka dito, walang media, walang talent fee, okay lang ako. So ano na, apalag ka ba, Boy Kupal? Naiinip ako. Pangatlong vlog ko na to sa mga video mo, pero wala ka pa rin sagot. Mag-comment ka lang dyan kung kailan. Dumayo ka dito, sabihin mo kung kailan dadating ako. Sa tamang oras, mas maaga pa. O, ayan. Okay na. Kupal.